Hello everybody! Samahan niyo po akong muli. Ngayon, magluto tayo ng pagkain ng panganay ko. Kasi naliligo na siya. Kaya lutuan natin ng kanyang makakain. Luto tayo ng pritong itlog. Brunch na niya to kasi wala na sa lunch. Alauna na talaga. Ngayon lang siya nagising, yung naliligo. Pero matapos na yun, maya-maya. Two eggs. Ang kapal ng alam ng shell. Kailangan talaga pisain bago mag-crack. Kailangan mo muna kalugin. Ay, luto na yung hash brown. Tapos yung tubig kumulo na para sa cooking niya. Tapos, may prate ako ng ano, ng tawag dito? Ng turkey breast. yung lunch meat. Nagluto tayo niyan kasi yan ang ano niya. Dry back rice. Tapon lang to. Yan, lapit na malapos. Lapit na maluto. Pagyan lang natin ng asin at saka black pepper. Ang asin ko marapit na maubos. Sandali guys, balikan ko kayo. Ilagyan ko lang ito kasi ubos na. Ayan, ito na. I'm going in the fridge for later. Yan yun yung ano. Welcome to the fridge. Do you want any breakfast time? Show off. Si ano? Si Joke. Si clown. You're my clown, little girl. Prito. May prito tayo. Kasi naubusan. Hindi ako nagluto ng sausages. Meron pa dyan sa freezer. Hindi ko pa siya na palambot. Natatamad ako. Kaya ito lang muna sa kanya. Turkey breast. Tapos magawa tayo ng cooking niya kasi gusto niya ng cooking. Yung flavor nito, caramel. Perfect. So, pag-caramel, sobrang tamis. Siyang tumili nito yung sa vanilla flavor. Ito, caramel flavor. Yung gusto niya. Tikman ko nga ang lasa. It's different. Hmm.
Tapos, ayan, prito na. Ayan, pwede na yung pagkain niya. Bilis lang eh. Kasi luto na dati yung ano, hash brown. Siyang nagluto. Sabi ko, sige. Ano muna, salang sa oven. Ayan guys, samahan niyo ako and we can make the kids bed. Gawin natin yung higa ng mga bata kasi kalat, hindi pa naliligpit. Unahin muna natin yung kay Mark. Higa ni Mark. Ayan o, oh, ang kalat. Kaya, ayusin natin. Daming kalat. Naligo sila kahapon, kaya bago yung ano nila, pilukis. Itong bed sheets nila, wala pa ko tayong mag linis niyan. Magpalit. Wala pa kong ano tawag dito? Motivation na mag busy ng ganyan. Pabusy. Kasi maraming bed to. Eh. Alam mo ilang beds dito sa bahay? Ayan, dalawa. Dalawa, apat. Lima. Anim. Dito sa taas, apat. Sa baba, sa ano, sa isa. Doon sa guest room. Tapos doon sa basement isa. Naglaglagan kasi sa dyan sa dingding. Kailangan kong abutin. Makiyat. Dito, sa ibang bansa, walang katulong dito. Lahat ng gawain sa'yo. Wala kang kamag-anak na tutulong sa mga gawain bahay. Tapos, pag marami ang anak mo, yun. Dati kasi, ano, mahilig ako maglinis ng bahay. Kahit kapunting kalat lang, kikilos na naman ako. Kung ano na lang mano ko, basta malikita ko lang yung bahay na malinis at laging tidy. Tapos, lagi ko nagpapalit ng mga, ano, bedsheets. Tapos, yun. Lagi ko nagluto araw-araw, from breakfast to dinner. Hala, pumayat talaga ko, ang payat-payat ko, tapos naging anemic ako dahil sa sobrang pagod sa katawan, tapos wala na kong gana kumain kasi pagod na nga. Kaya yun, sabi ko, ay hindi ko talaga uulitin. Kasi pumayat talaga ang payat ko, naging 95 pounds na lang ako or 100. Tapos ngayon bumalik yung katawan ko, 131 pounds na. Yun. Pero ayaw ko na magpapayat uli na yung as in payat na payat. Kasi parang malnaris ka tingnan. Kaya sabi ko, ay okay ng ganitong katawan. At least, pag mataba ka, marami kang energy. Alam mo yun. Yung, kaysa naman sa payat ka, lagi kang pagod. Tapos lagi kang
yung akyat ka lang, halhalin ka na, ganun. Kaya sabi ko ay, hindi ko na ulitin talaga mag-akyat masyado. Okay lang yung mga 115 pounds, 120 pounds. Kailangan ko lang talaga itong bilbil ko. Yun lang talaga ang problema ko. Pero yung ganitong katawan, okay na to. Hindi na ako magupayat. Mas healthy tingnan ng ganitong, ano, ganitong kalaki kaysa naman sa masyadong payat. Yan, dito naman tayo sa kabila kasi tapos na yung bed ni Mark. Dito naman tayo. Masawa ko. Okay. Start the van. Okay. I'm just gonna fix this bead of Daniel. Ito, yung bead na yung kwartong pinakamakalat sa lahat. Kasi hindi ko alam anong gagawin ng mga dyan. Kasi mga gamit niya yan, iwan ko anong gusto niya gawin dyan. Eh, hindi ko alam kung anong gawin ko dyan. Kaya hinahayaan mo lang ganyan muna. Wala ko sa mood mag organize, mag-tidy up. Kasi baka hindi niya gusto ko anong gusto kong gawin. Kaya hinayaan ko na lang siyang gawin. Siyang gumawa kaysa ako. Eh, wala yata siya sa mood maglinis ng kwarto niya. Kaya ayan, hayaan na lang muna natin. Yung ginagawa ko lang ngayon, yung mga basic. Basic, yung mga kailangan talaga gawin, yun ang ginagawa ko. Pero yung talaga na ginagawa ko dati, maya-maya lang, pag may kalat, kikilos na naman ako, tapos maglilinis. Hindi ko na ginagawa yan. Minsan nga, hindi ako naglilinis ng bahay. Minsan, pag, yun lang yung pag na nasisipag ako, yun lang. Bukas yung ano yung lapas ng uses ng engine ng ano ng sasakyan. Yun ay charge niya kasi yung battery kasi lalabas kami, dadalhin niya yan sa ano body shop kasi pa papagawa niya. Kaya chinage niya yung battery. Ngayon, ready na ako. Okay na siya. Kaya, maya-maya, lalabas na kami niyan. Diyan tayo sa pagliligpit ng higaan nila. Aray. Tapos, kung magluto, yun, diretso na dito sa taas para iligpitin yung ano nila, tawag dito, yung bid. Okay, tayo na sa baba. Uli. Guys, sana nag-enjoy kayo and thank you again for watching. And I'll see you in my next video. Bye for now.